sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, guys. Let's go. Update. May update. May update kay Alvarez, mga kojero. Apparently, si Best pala ang gusto magpatanggal sa kanya. Best daw niya, guys. Oo. Best friend. Mm-hmm. Grabe naman si Best. Ba't ka naman ganun, Best? Alvarez, pinasisibak ng best friend sa kamera. Grabe naman siya. Grabe ka naman, Be. Ba't mo ginaganyan si best friend mo? Sabi niya. Pero, best friend daw eh. Si Mayor, uy. At siya yung taga-Tagum. Siya yung mayor ng Tagum, guys. Alala niya, di ba nagka-issue dyan sa Tagum? O, yan. Ba't ka naman ganyan, Be? Nais ni Tagum City Mayor Ray Uy na masibak si dating speaker at incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez bilang miyembro ng Kamara de Representantes. Grabe. Grabe si Be. Pagka ganyan, Bes. Panayam nitong Webes, sinabi ni Uy na siya at si Alvarez ay best of friends. Si best friend naman. Ba't mo naman gustong ano, napapahamak si best friend? Huwag kang ganon. Sali ng metro. Ala, friendship over na. Oh, FO na sila. FO na. FO na sila, guys. Oo, wala na. Pumili na ng partido si Bes. Ayaw na niya kay Alvarez. Patay. Iyak si Bes. Oh. Sabi niya, walang politika ito, trabaho lang. I've been in politics since 1988. Ah, matagal ng politiko para si Bes. Si Mayor Uy. Yeah, since 1988, wala pa akong minura. I respect all my colleagues. I respect my co-public officials. We are best of friends. Magkasama kami 2019 na election, sinabi ni Uy. Sinabi ni Uy na ang pahayag ni Alvarez laban sa mga opisyal ng kanilang probinsya at ang panawagan nito sa Armed Forces of the Philippines na iatras ang kanilang suporta ay Pangulong Ferdinand Marcos ay sobra na. Ngayon lang kayo nasobrahan? Ngayon lang po yan, sir. Sabi, yeah, because that's too much. Huwag natin gagawin yung freedom of expression na maski ano-ano na lang. Sabi natin sa mga kapwa nating mga opisyal, freedom of expression is not absolute. Kaya may batas tayong libel eh. Hindi ka basta-basta magmura na lang dito maski sino. Hindi naman yata nag-viral yung pagmumura ni Alvarez sa Tagum. Pero ang nag-viral ay yung ano, yung panawagan niya na try doon na ng AFP si BBBM. Or talikuran pala, talikuran, di pala try doon. Talikuran na ng AFP si BBBM. Di ba yun yung nangyari nun sa Tagum nung nakaraan? Kaya nga hindi na umulit. hindi pa lumalabas ng lungga si Alvarez simula nun eh. Hindi pa siya lumalabas ng lungga niya simula nun. Hindi pa siya napasok sa kamera. Simula nun. Ang tagal na nun, guys. Tapos kailan lang siya pumasok ulit? Kailan lang siya nagpunta ng camera? Parang 2 or 3 days ago lang. Monday yata, Monday. So, imagine mga kutsero, simula nung nangyari yun, yung tao dito, yung panawagan niya na siya ay natalikuran na ng AFP, si PBBM, up until 2 or 3 days ago, napakatagal nun. May good 2 to 3 weeks yun, guys. Grabe. Ang tagal nun. Hindi siya pumasok. Si Alvarez ay inakusahan din ng hindi pagganap sa kanyang tungkuling bilang tinatawan dahil sa kanyang pagkabigo na pisikal na dumalo sa sesyon at mga pagdinig sa komite pero ibinasura ng ethics panel ang reklamo ito dahil sa kulangan ng ebidensya. Talaga? Wala kayong attendance report? Hindi kayo nagkakaroon ng attendance report, John? And alam nyo kasi kung bakit? Kung bakit binasura yan ng ethics panel? Kasi kapag ito pinatulan ng ethics panel, magiging president. Oo, magiging president yan. Ibig sabihin, sa lahat ng kongresista, kailangan ganyan na ang sistema. Paano pag mayroong mga, hindi naman natin sinasabing lahat, pero baka mayroong mga ibang kongresista na tamad-tamad talaga. Yung hindi pumapasok talaga. Oo. Na pabor sa kanya yung hindi nagpapapasok sa komite. Oo. Yung pabor sa kanya na hindi pumupunta sa kongreso. Oo. So, baka ayaw nilang lagyan ng ano, ng tawag dito. Ayaw nilang bigyan ng president. Mm-mm. Madadamay nga naman silang lahat. Damay-damay. Huwag ganon. Kailangan isa lang. Isa lang ang paparusahan. Hindi pwedeng lahat. Grabe sila, no? Grabe sila. They make their own rules. Visit kayo dyan. Visit kayo? Anyway, pagpapatuloy ng komite ang pagdinig sa susunod na linggo. Matatapos na. Magbe-break na kayo eh. Magsi-session break na kayo. Ilang linggo na lang.
si Pulong pumapasok ba? Ewan ko, baka ano, nagsuswimming sa 51 billion niya. Baka ine-enjoy pa yung kanyang 51 billion. Oo, hindi natin alam. Imagine, 51 billion sa loob ng 3 taon lang. Grabe. Grabe siya. Oo, wala pang break. Pero ang tindi ni, ano, ni Best, no? Tindi ni Best friend. Ba't ka ganyan, be? In-rider mo si Best. Grabe. Ito pa yung ano, balita. Tungkol naman to dun sa kanyang isa pang ethics complaint. Yung sa pag ano, pag tawag niya na traitorin ng ating AFP si PBBM. Ito yung sinabi ng ating mga kongresista. Ito si Benny Abante. Siguro mag pinakamabigat na ano yan would be, you know, a reprimand or pinakamabigat suspension. Di ba? Because he's a member of the House. Naniniwala si Manila 6th District Representative Benny Abante na matinding babala o suspensyon bilang kongresista ang posibleng kaharaping parusa ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez kaugnay ito ng ethics complaint na inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy laban sa Davao del Norte Congressman. Kabilang na dito ang umano'y paninirang puri sa mga kapwa opisyal ng pamahalaan sa Davao del Norte at ang seditious remarks nito, partikular na sa isang rally sa Tagum City, Davao del Norte kung saan hinikayat ang Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa polisiya nito sa West Philippine Sea. Dumalo sa pagdinig ng House Committee on Ethics si Alvarez, gayon din ang complainant na si Tagum City Mayor Uy. Para sa alkalde, pagpapatalsik sa kamera ang dapat parusa kay Congressman Alvarez. Parang pointless na rin yun. Marami siyang pinagsasabi na to me, I'm becoming a public official. Tayong mga public official should have that high respect. Even to those barangay kagawad, those puro officials. Yun na yung tumatago tayo sa freedom of speech. Para naman kay Representative Abante na miyembro ng House Ethics Committee, matindi ang ginawa ni Alvarez na paghikayat sa hukbong sandatahan ng Pilipinas na alisin ang suporta sa pamahalaan. Ganito rin ang paniniwala ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong. There's nothing wrong in actually going against government policies. Pero yung tinatawag nating withdrawing support from the administration, I would even think that would be for a public servant to say that. Sa akin, that will even... you know, go to the borders of unconstitutionality, di ba? So talagang mabigat tong usapin na ito. Kaya it's a wake up call to all of us na you are entitled naman to say your piece on certain matters, but to publicly provoke a certain institution to withdraw its support from a democratically elected administration, halimbawa government, that is something that borders legal concerns. Umaasa naman ang makabayan block lawmaker, Kabataan Partyless Representative Raul Manuel, na nakabatay sa panuntunan ng House of Representatives ang magiging desisyon ng House panel. Kung ano man yung magiging desisyon, nakabatay dun sa ano din ang mga... Mukhang galing ng beach si Raul Manuel. Galing beach yarn. Morenong moreno, ah. Sigurado ako, hindi galing ng bundok yan. For sure, hindi galing bundok yan. Pero, alam nyo na, hindi na mapapayag yan umakit ng bundok. Pero mukhang ano, mukhang nakabilad tayo sa araw ng ilang oras, ah. Sun, may tawag dyan, sun-kissed? Sun-kissed, guys. Oo. Grabe to, oh. Kitang-kita sa anit, eh. Kitang-kita sa anit, iba kulay, eh. Oh, pak! Galing ng beach. Kahit pala, ano, kahit pala komunista, nagbe-beach, no? Alam ko ba kayo sa kapitalista? Doon ay sa bundok magbibilad. Anyway. Current na rules ng House at nakabatay talaga yun sa bigat din, no, kung meron nga nagawang pagkakamali. Sa ilalim ng panuntunan ng House of Representatives, posibleng humarap sa pagpapaalaala o matinding babala, 60 araw na suspensyon o kaya'y pagpapatalsik sa kamera ang sinumang miyembrong mahatulang guilty sa paglabag sa Code of Conduct at Disorderly Behavior. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandi. But what's the point, Maako Chero? Aparusahan nyo pa yan, matatapos na yung term niya. What's the point? Di ba? There's no point in doing anything anymore. Isang taon na lang eh. Tapos na term yan. Pero siguro, maganda na rin na madisiplina. Siguro, the best, ako for, feeling ko lang, the best they will do kay Alvarez is yung ano, yung admonition. Or masidhing babala. Masidhing babala. Admonition. Yun na lang ang gagawin nila dyan. Di na nila paparusahan. Para saan pa? Eh, isang taon na lang, tapos na ang term niya. Diba? Unless marire-elect siya. Unless marire-elect. But we don't know that for sure. Hindi natin alam kung ano ba to, last term na ba niya to or meron pa siyang isang term. Kasi kung last term na niya to, again, it's pointless. Hindi na pala siya makakatakbo ulit. At least for one term. Pero maganda na rin siguro na ano, na
masuspend or something. But I highly doubt na masususpend siya. Si Tevez nga eh, bago na tanggal yun, nakailang suspension? Tatlo yata, apat. Oh. Hindi nila pwedeng ano, hindi nila pwedeng unahin ng suspension kasi ano eh, tawag dito, magiging presidente. Eh paano pag sila naman yung nasa ganong sistema, nasa ganong posisyon? Siyempre, ayaw nilang tanggal agad. Pero, siyempre, what can we do? That's their politics. Sila gumagawa ng rules, di naman tayo eh. Sila gumagawa ng rules nila. Di naman tayo. Buti sana kung Pilipino rin gumagawa ng, tayo rin gumagawa ng rules nila. Mas madali. Tapos talagang tayo yung masusunod. So, sana lang, sana meron talagang parusang ibibigay. Sana may parusang ibibigay. Para hindi gayahin. Kasi, napakawalang yan ang ginawa na yun ni Alvarez. Di ba nananahimik yung mga sundalo natin? Bibigyan mo ng ganong klaseng atensyon? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.